slam dunk palala na sana pero may foul pala na patingin na lang si Yuki Kawamura. Eto pang matindi, first 2 points ng ating pambaton si Kai Soto. Ang ganda ng bitaw, easy points lang ang ginawa sa first quarter ng game. Eto mga kaibigan, makikita nyo yung full performance at highlights ng ating pambaton si Kai Soto. Sa second quarter ng game, isang sky hook naman ang binitawan ng ating pambaton na si Kai Soto. Well, finally mga idol, game day na nga po ng Yokohama kontra dito sa top 1 team na San Eneo Phoenix. Well, pasok sa first 5 lineup ang ating pambato na si Kai Soto para sa malakas na depensa ng Yokohama. First quarter ng game, nakita nyo medyo maalat dito at nahihirapan ng Yokohama. Ang Kai Soto naman natin ay nakafocus sa depensa. Tila napaghandaan ng San Eneo Phoenix ang gagawin nila kapag ka mayroong Kai Soto sa loob. Nahihirapang makapunto si Kai Soto. Ilang minuto pa ang lumipas sa kapan nakapuntos ang ating pambato. Ang isa pa nga doon, no, ay sa free throw. Mga kaibigan, kung titignan po ninyo, si Kai Soto bago matapos nga po ang first quarter ng game ay nakapagtala po ng 5 points, 1 rebound and 1 assist. And so far so good, maganda ang pinapakita ni Kai Soto. Under 2 minutes, inalabas po siya dito sa first quarter ng game. Well, nagtapos ang first quarter sa score nga po na 20 ang San Eneo Phoenix, 24 naman ang Yokohama B Corsairs. Pagdating ng second quarter ng game, ang akala natin hindi na ipapasok si Kai Soto. Under 3 minutes, ipinasok si Kai Soto para hindi maka-score at ma-stop, no, mapahinto ang mga scoring machine ng San Eneo Phoenix. Another 2 points ang naitala niya dito sa pagtatapos ka po ng second quarter ng game with 7 points, 6 rebounds and 1 assist ang ating pambato. Pagdating naman mga idol ng second half ng game dito, pinalakas ng Yokohama ang kanilang depensa. Alam naman natin na kailangan si Kai Soto sa loob para hindi maka-score at mahirapan o mailang ang mga sharpshooter o ang mga scoring machine ng San Eneo Phoenix. Well, nakita natin, no, medyo malakas ang kupunan ng San Eneo at nahihirapan dito ang Yokohama. But so far so good, nakakahabol naman sa score etong Yokohama kasama ang magandang depensa ng ating pambato na si Kai Soto. Tulad ng ating sinasabi, no, kailangan lamang maging consistent ni Kai Soto sa kanyang mga play. Nakita naman natin minsan naaagawan ng bola si Kai Soto but normal lang yun, no, dahil nga double team ang ginagawa kay Kai para hindi makapuntos. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more Kai Soto updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.